Kasi may tumatawag na naman sa akin dito at meron siya sinasabi. Alam ko si Clara ang tinutukoy niya eh. Tungkol daw sa tunay nating anak. Tungkol sa? Yun, tungkol daw sa tunay nating anak. Ewan ko, naguguluhan ako eh. Ang alam ko, hindi ba si Clara lang naman ang tunay nating anak? Hindi ba, Amante? Sasabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ba natin tunay na anak si Clara? Hindi ka lang ng tulong sa akin. Marami akong alam na vitamins. Hindi lang pampatalino, pampataba pa. Hindi naman ako kanahihirapan, Ninang eh. Teka, ano ba nangyari sa iyo ni Clara kanina? Eh, dumating kayo dito. Galit na galit yung isa. Ikaw naman, ang sama-sama ng loob mo. May nangyari bang hindi maganda? May kasalanan din naman ako, Ninang eh. Tinaya ko kagad ang isang bagay na wala naman akong katibayan. Doon nagsimula yung galit sa akin ni Clara. Tungkol saan ba yun? Kay Inay, Nina. Kasi nga may nakapagsabi sa akin kung saan napunta si Inay. Nagiwalay kasi kami ng paghanap ni Clara eh. May nagsabi din sa akin na nagkataon yung pinuntahan ni Inay nandun si Clara. Anong nangyari? Nakita ba sila ni Clara? Wala raw siya nakita eh. Wala raw siyang alam. Hinala ako, Ninang eh. Kasi inabutan ko si Clara na nanitatago sa isang sulok. Ang ibig mo ba sabihin, Mara, maaring kinahiya ni Clara ang kalagayan ng inay ninyo? Ganun na nga siguro. Kilala naman natin si Clara, di ba? Medyo pasosyal din. Ninang, hindi ko naman siya inuusik eh. Gusto ko lang naman malaman kung saan napunta si Inay para habulin ko sila. Ang kaso, siya pang nagalit at pinanindigan niyang wala siyang nakita. Naku, Mara, huwag mo naman pag-iintindihin niyang klarang maldita na yan. Naku, eh, masisira na ang konsentrasyon mo yun sa baing yan eh. Tsaka isa pa, kung talagang ikinahiya niyang inay mo, ay naku, tandaan lang niya. Yan ay magiging karma sa buhay niya. Sa kanina, hindi mo na akong pumasok. Pinagbiling ko naman kayo kay Mang Daddy. Inahitid niyo pa kayo at saka sinundo? Eh, hindi na kami nagpatid at saka nagpasundo. Jahi eh. Kaya nag-jeep na lang kami. Tsaka sanin naman kami mag-commute eh. Oo nga pala. Alam niyo, totoo kasi niyan. Nakita kami ni Mara kanina. Kasi nga, nagpatuloy siya para hanapin ang inay. Ang kaso, alam niyo ba na ako pa yata sinising at inaway? Kesa kasalanan ko raw kaya hindi namin nakita ang inay. Eh, bakit ka naman niya sisisihin kung hindi niyo talaga nakita si Aling Susan? Eh, yun na nga eh. Ewan ko nga sa babae yun. Hindi ko maintindihan ang ugali niya. At saka ito pa, gusto pa yata niyang palitawin na wala akong kwenta ang anak.
Isipin niyo na lang, pupunta ba naman ako dun para maghanap kay inay kung wala naman akong magandang intensyon? Ano bang nangyari sa inyo ni Mara? Nag-away ba kayo? Hindi. Pinihigil ko ang sarili ko. Alam mo, handa ako na maunawain si Mara. Alang-alang sa inyo. Lalo na sa'yo, Ernest. Sweetheart, sino na ba ba yung taong nakausap? Alam mo, hindi na mahalaga kung sino yung taong yun. Ang mahalaga sa akin, isagutin mo yung tanong ko. Ano ba, hindi ba natin tunay na anak si Clara? Alam mo, imposible yan eh. Okay, okay. Kung imposible, eh sino nga yung taong to na tumatawag sa akin at sinasabing may sasabihin daw siya tungkol sa tunay nating anak? Sweetheart, bago ka mag-hysterica, sabihin mo nga sa akin, paano pagkakasabi sa'yo ng taong tumawag dito, ha? Sabi niya sa akin, meron daw siyang mahalagang ipagtatapat sa akin. Tungkol daw yun sa tunay nating anak. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Hindi ba mamalino yung tanong niya? Hindi ba si Clara lang naman kaisa-isa nating anak? Sino yung tinutukoy niyang tunay nating anak? Bakit? Meron pa ba tayong ibang anak? Maliban kay Clara? Oh, sweetheart, pareho naman natin alam na wala na maliban kay Clara. Kaya huwag mong bigyan ng ibang kahulugan kung anong sinabi ng tumawag na yun. Isa pa, wala pa naman sinasabi na hindi natin tunay na anak si Clara. Bakit ganun ang naging conclusion mo? May iba pa siyang sinabi, kaya nakapag-isip ako ng ganun. Ano yun? Humihingi siya ng 5,000,000 piso kapalit sa mga ipagtatapat niya sa akin. Ano ba kita? Eh, medyo nagkakatuwaan lang kami doon sa taas. Eh, alam mo lang, magalong nasa loob eh. Bakit? Bagis ba si Rita? Okay, natali natin eh. Daddy na naman tayo, di ba? Sana ka lalaki. Ba't parang sama yata ng reaction mo sa... Nabalita ako sa inyo na gusto. Di naman. Naalala ko lang yung nangyari sa anak ni Susan. Kasi ang pagkakaalam ko, hindi ka natuwa katulad ngayon. Nung maalaman mo nagdadadala ng tao yung si Susan. Pwede ba huwag mo muna natin pag-usapan yung nakakasira ng mood eh. Ano ba yung pinarito mo? Baka naman ako eh, sisingilin mo. Ardo, wala akong may babayad sa'yo. Di ako naniningin. Alam mo, gusto ko lang balita sa'yo. Kaya sinisimula ko na yung plano natin. Eh, ano nangyari? Hininga mo ba ng pera? Sino nakausap mo? Ano sinabi mo? O, pumayag ka ba sa hinihingi niya sa'yo? Wala akong sinabi. Tatawag na lang daw siya muli. Hayaan mo, ako kakausap sa kanya. Lilinawin ko... Hindi! Hindi. Ako ang kinausap niya. Kaya ako makikipagtapos nito sa kanya, kung ano man ito. Sweetheart, paano kung niloloko ka at gusto kang kortahan? Amante, siguro naman hindi ako bobo para hindi ko mahalata kung niloloko na ako. Pero alam mo, ano man ang mangyari, aalamin ko talaga kung ano itong tinutukoy niya na tungkol sa tunay na anak natin. Kaya nang sinabi mo sa akin, di ba? Si Almira, kinausap ko. O ano na pag-usapan nyo? Nagpakilala ka ba? Hindi. Ikaw naman. Ni, hindi ko nga pinagtapat sa kanya na nasabihin ko yun, di ba? At sinabi ko, yung tungkol sa tunay nilang anak. Teka muna. Bakit tungkol doon? Parang sinasabi mo sa akin na sasabihin mo sa kanya na ang tunay nilang anak ay si Mara.
O di ba mas pagkakwartaan natin yan kung yun ang pagtatapat ko? Pardo naman. Hindi yan ang napag-usapan natin. Mas gugustuhin ko pa na malaman nila na ang kanilang anak ay deadbolt na. Kaysa malaman nila na yung anak nila ay buhay at nasa poder ko. Wala nang malalaman ni Mara. Walang malalaman. Wala silang malalaman. Dahil wala silang dapat malaman. Ipaubayan mo sa akin si Mara. May binabalak ako para sa kanya. At ipaubayan mo na rin sa akin yung tunay niyang pagkatao. Ano eksaktong gusto mong pagtapat ko? Eh di tulad ng sinasabi ko sa'yo kanina pa. Na ang kanilang tunay na anak. Eh patay na. May mga tao na gustong wasakin ang ating pamilya. Magsimula ng tumawag-tawag yung taong yan, ay pilit nilang nilalaso ng ating isipan sa mga bagay na nakakalito at nakakadudang paninira, lalo na tungkol kay Clara. Kaya kung maniniwala tayo, eh hindi malayong magtagumpay sila. Paano naman tayo nakakasiguro na puro paninira lang yun at walang totoo doon sa mga sinasabi nila? Ibig mo sabihin eh, naniniwala kang ibang tao si Clara sa atin. Hindi ako madaling mapaniwala. Pero pakikinggan ko ang mga sasabihin nila. Paano magiging kapalit? Yung perang kailangan nila? Paano kung hindi totoo? Ano magiging resulta? Nilaso nila isip mo, kinawartahan ka nila, at higit sa lahat, sasamaan loob ni Clara kapag nalaman yung pinagdududahan mo na siya hindi natin tunay na anak. Pero anong gagawin ko? Sino ba itong mga tao ito at pilit nilang ginugulo buhay natin? Bakit ba parang talaga pinipilit nilang wasakin si Clara? Ano ba nagawa ng anak natin sa kanila? Sweetheart, kaya nga ipaubaya mo sa akin ang lahat, ha? Siguro, nabigo sila sa akin noon. Kaya iniisip nila na ikaw naman ang gusto nilang kumbinsihin para makwartahan. Kaya alisin mo rin sa isip mo na may nangyari sa tunay nating anak. Sa nangyayarin to, alam mo, lalo lang napapalapit sa akin ang ating anak. Mahal ko si Clara. At kahit na ano pang sabihin nila, baka mamahalin ko ang kaisa-isa nating anak. Sino kayo, Chang? Chang? Ang init nyo ah! Ang init ng buong katawan nyo, Chang! Chang! May sakit kayo! Huwag naman yung ilalag natin, oh! Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko. Chang, wala man kayong magkasakit mo. Nagaling-agad kayo, ha? Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko, Chang. Alam mo ba na may tumatawag na naman dito? At mami mo na kausap. Anong tumatawag yung ibig mo sabihin? Sa telepono, hindi siya nagpakilala. Pero alam mo kung ano kailangan?
humihingi siya ng 5,000,000 piso kapalit ng 1,000,000. Teka, ano naman itong 1,000,000 yun? Tungkol sa... may kaugnayan tungkol dun sa tunay naming anak. Clara, kahit hilamang ang sinabi ng tao yun, alam ko kung ano ang gusto niyang tukuyin. Yun ay ikaw. Gusto na niyang ipagtapat sa mami mo. Magkaroon lamang siya, magkakwarta lamang siya. Teka, Dad. Kung nahuhulahan ko na, hindi niyo sabihin. Huwag niyo naman sabihin sa akin na baka ang itay na naman. Sino pa pwede kong pakinalaan, Clara? Dante, hindi magagawa ng itay yun. Naniniwala ko, hindi niya sisirain ang kinabukasan ko. Okay, maaaring hindi nga niya aminin sa'yo. Pero hindi ako papayag na basta na lamang lokohin tayo ng taong yun, magkakwarta lamang siya para malaman niya, para ipagtapat niya sa mami mo ang tunay mong pagkatao. Nagpaluwal na ako ng maraming pera para maitago ko lamang sa mami mo ang totoo. Sa pagkakataong to, Clara, talaga hindi na ako papayag kapag iginiit ng tao yun ang pambablockmail niya sa amin. Patawarin mo ako, Clara. Pero uunahan ko siya. Ipagtatapat ko na sa mami mo na ikaw hindi namin tunay na anak. Thank you.